Nasa 59 na ang naitalang patay sa paglubog ng MB Kim Nirvana B sa Ormoc City, Leyte. Batay sa dami ng mga nasawi at nakaligtas, lumalabas na mas marami ang bilang ng sakay ng bangka kumpara sa nakalista sa manifesto. May ulat on the spot si Rafi Sima. Rafi. Marisa, bukod dun sa malaking butas sa harapang bahagi ng lumubog na MV Kim Nirvana B, ay buo yung nadisgrasyang bangka ng maayawan nito kagabi ng mga kawani mula sa Philippine Coast Guard at Ormoc Pier. Makikita rin yung bali dun sa isa sa mga katig ng bangka. Sa ngayon, ay base sa listahan nga ng Coast Guard, ay 59 na yung bilang ng mga nasawi sa trahedya. Pinakahuling nakuha kaninang umaga ang tatlong bangka sa isang barangay na malapit sa pinaglubugan ng bangka. Kung idadagdag yung 146 na bilang ng mga nakaligtas na nakalista doon sa Coast Guard, ay lumalabas na 205 ang laman ng MV Kim Nirvana B nang ito ay madisgrasya. Mas malaki ito sa 187 na pasahero at crew na nakalista sa manifest ng bangka. Mamayang alauna ng hapon ay nakatakdang magpulong yung mga ahensya ng pamahalaan kasama na ang City Disaster Risk Reduction Office ng Ormoc para nga pag-usapan ng tila paglobo sa bilang ng mga sangkot sa aksidente. Patuloy din nating kinukumpirma yung napabalita ng pagsasampa kagabi ng kasong multiple murder sa crew at may-ari ng bangka. Ayon kasi mismo sa may-ari ng bangka ng atin siya makausap kanina sa may Ormoc Police Station, ay napakiusapan daw nila yung mga otoridad na huwag munang isampa yung kaso dahil hindi pa nakakarating yung kanyang abogado dito sa Ormoc mula sa Cebu. Sinuspindi kasi yung biyahe ng fast craft mula sa Cebu patungong Ormoc dahil sa gale warning na inilabas ng PAGASA. Gayunpaman ay sinasabi ng mga pulis na naisampa na nga yung murder charge kagabi. Ito tumanggi namang humarap at magsalita sa harap ng kamera yung may-ari ng bangka na si George Abung Zacco. Patuloy silang nananatili sa istasyon ng pulis sa Ormoc kasama nga yung kapitan at kuro ng MV Kim Nirvana B. Naging emotional itong si Zacco ng dalawin siya kanina ng kanyang mga kaibigan. Masakit din daw para sa may-ari ng bangka yung pangyayari lalo pat ang pinundar niyang bangka ay mula sa kanyang retirement benefit. Kakaretiro lang daw nito mula sa Philippine Coconut Authority at 2 buwan pa nga lang na nag-ooperate noong bangkang lumbog kamakalawa. Gayunpaman, ay handa naman daw siyang harapin na naman ang kasong isang palaban sa kanya at tulungan yung mga pasaherong nadamay sa aksidente. Samantala, Maris ay nakikiusap na yung may-ari ng punerarya kung saan nakalagak yung labi ng mga nasawi sa trahedya. Kailangan na raw kasing i-cremate yung mga bangkay na hindi pa nakikilala dahil hindi na nila kayang saksakan ng gamot. Habang patuloy kasing nakakakita ng bangka yung mga rescue personnel, hindi na raw nila kayang accommodate yung mga ito dahil sa limitado nilang kapasidad. Kaya naman na nakikiusap na raw siya sa mga otoridad na sila ay tulungan. Yan pa rin ang latest mula dito sa Ormoc. Maris? Rafi, initially ang tinitignan nga sanhi ng paglubog ay yung faulty maneuver at yung stability of the vessel. Pero ngayon lumalabas sa iyong ulat na talagang mas marami yung bilang ng mga namatay at nakaligtas kumpara dun sa manifesto. So malaking factor din ba yung overloading sa paglubog nitong bangkang ito? Well, tiyak yan, Maris, yun yung isa sa kanilang mga titinan dahil kung overloaded yung bangka, eh, syempre, hindi na yan nasa tamang proseso lalo pat malakas yung alon. Kapag sumobra pa yung bilang ng mga pasahero, talagang malalagay na nga sa panganib yung bangka. Napakaraming factor sinasabi ng mga nakakausap nating Coast Guard kung bakit lulubog yung isang bangka. Of course, nandyan yung weather, yung lakas ng hangin, yung kargamento at yung pagkakasalansan ng mga kargamentong ito sa loob ng bangka at of course yung bilang ng mga pasahero ngayon at lumalabas na sobra dun sa manifesto at sobra dun sa kapasidad ng bangka yung bilang ng mga pasahero eh isa yan sa mga titingnan ng mga imbestigadora, Maris. Rafi, bukod dun sa overloading, lumalabas din sa initial investigation na sa simula pa lang may problema na sa katig. So, meron din bang pananagutan o pagkukulang dito yung mga otoridad na dapat nagbabantay sa simula pa lang kung bakit nakalusot, nakaalis itong bangkang ito, lansya, gayong may problema na sa katig at hindi binilang ng husto yung mga sakay ng naturang lansya? Well, ang binabanggit, Maris, ng Coast Guard dito ay meron namang inspection doon sa bangka bago ito umalis. Ayon din sa mga nakausap natin mga pasahero ay may mga pumunta namang mga personal ng Coast Guard doon sa loob ng bangka at nag-remind pa nga daw na magsuot sila ng life vest bago umalis yung bangka.
At sa visual inspection ay hindi naman daw bumaba sa waterline, yung limit ng waterline, yung bangka. Ibig sabihin ay hindi naman masyado mabigat yung karga nito, bagamat ngayon nga ay sinasabing overloaded sa pasahero yung naturang barko. Pero yan of course ay established pa sa kanilang gagawing investigasyon. So yung sinabi naman ni Secretary Abaya sa kanyang pagdalaw dito kahapon ay kasama pa rin talaga yung posibleng pananagutan ng Coast Guard sa kanilang mga iimbestigahan. Lahat daw ng factors tungkol sa nangyaring ito ay kanilang iimbestigahan, at yun ay magiging bahagi ng fact-finding investigation para nga malaman kung ano yung dahilan ng paglubog ng bangkang ito, Maris. Huli na lang, Rafi, bukod dun sa mga ibibigay na tulong ng lokal na pamahalaan, ano, nagbigay na rin ba ng abiso kung ano yung magiging pananagutan o ano yung bibigay na tulong ng mga may-ari ng lansya sa mga nabiktima? Wala pa tayong detalye, Maris, kung ano yung eksaktong ibibigay nung may-ari dun sa mga biktima, sa mga naulila nung mga namatay dito nga sa trahedyang ito. Pero for sure, meron silang makukuha dahil lalo na sa mga nasa manifest, meron silang makukuha part ng insurance nitong bangka. Of course, ay iimbestigahan din ng mga ng maritime investigators kung tama naman yung papeles nito. So far, wala naman tayong naririnig na hindi tama yung papeles nitong bangka. Bukod sa national government at sa lokal na pamahalaan ng Cebu at Ormoc na tumutulong, yung Chuchi Foundation ay napakalaking tulong din ang ibinibigay ngayon dito sa mga biktima ng trahedyang ito, sa mga namatayan at sa mga nasa ospital pa ngayon, kahit na yung mga nagbabantay, nabigyan ng ayuda sa pamamagitan ng cash para naman daw hindi na sila mahirapan sa kanilang kalagayan ngayon, Maris. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Rafi Tima.